Juan Ponce Enrile tawang-tawa nang marinig ang opinion ni Senator Manny Pacquiao tungkol sa excise tax. Humagik-hik pa ito dahil umano sa kabubuhan ng senador. Ayon kay Mang Juan, huwag daw kasing pakialaman ang mga bagay-bagay na hindi dapat pinapakialaman. Dagdag pa nito ay dapat mag-aral daw muna si Manny Pacquiao. Narito ang buong detalye, panoorin natin. Gagawa yung gagawin mo. Hindi ka naman maging, hindi naman boxing yun. Hindi ka naman maging imprenta ng papel de banco. Ako ang suggestion ko mga ganito. Stupid! Oo nga. Isa pa nga sa pinagdidebatehan ngayon na Mang Jess at Mang Juan. Kasi itong tanong na ito, naitanong din ito sa lahat ng mga kandidato, lalo na sa mga presidential ball. Tapos hindi magkatugma or maraming hindi sang-ayon sa bawat isa ng mga opinion. Yung sa excise tax, Mang Juan. Dahil ito daw yung susi para mapababa ang presyo ng ating gasolina, yung pagsuspende sa paniningil ng excise tax. Sa inyo po, magiging epektibo po ba ito or medyo maapektuhan yung ating ekonomiya nito if ever na ipatupad yung suspension? Kasi yung iba parang napakasimple lang sa kanila, suspendihin agad yan. Oo, di ko lang alam, parang pamboto ba yun or may explanation sila? Alam mo, yan ang mahirap sa mga kwan eh, hindi nag-aaral eh. Everything is easy sa kanila. Suspendihin mo yun. Saan ka gago ka? Pagkakandidato ka, saan kukunin ang pangsweldo sa'yo? Okay. Pwede matirado ni mga CAGO. Saan kukunin ang gobyerno ang pangsweldo sa'yo pag tinanggal mo yung buwis? Ang issue kasi, Mang Juan, Adma. Mm. Oh. Ang problema sa hanay, sabi nga Mang Juan, ang babayad nito ay ang millennial. Kaya, ang advice natin, Mang Juan, tama si Mang Juan? Yung mga ipapanganak pa, yun ang magbabayad. Kaya nga, obligasyon ngayon itong mga millennials na suriin yung mabuti ang iboboto nyo, sapagkat pag nagkamali kayo, masasadla sa kalugalugami na sitwasyon ng ating bansa. Ayoko. Lahat yung mga kandidato na yan, pinapakita nila na magagaling sila. Yun ang problema. Na may kaisipan sila. Mm-hmm. Pero simplistic yan eh. Hindi nila naiintindihan sila. Sabi nila. Sabi kasi Mang Juan, Adman. Ayan, alisin ang excise tax. Pero ang tanong, ayan ang mangyari sa ekonomiya. Hindi ko alam yun. Bahala na. Wala. Hindi iniisip ang consequences. Ano ang mangyayari pag ito'y ginawa mo? Tapos yung publiko rin, dapat gano'n, suportahan agad. Hindi rin nila alam na kung ano yung magiging posibleng epekto. Takaw mura na ba? Alam mo bang Admao, Mang Jess? Oh, yes. Una-una, tanggalin mo yung excise lang. Taas ngayon ang konsumo ng gasolina. Mm-hmm. Tataas ngayon ang kailangan mong dolyar para mag-import ng krudo. Mm-hmm. O, tataas ngayon ang pollution sa buong bansa. Tataas ngayon ang gastusin para sa mga health problems ng taong bayan. My God! Hindi nag-iisip yung mga tao na yan. Dapat siya, di basura ninyo lahat kung ganyan sila ang kaisipan nila. Manibago ang pag-iisip ng ating mga kababayan. Ano pong sa loobin nyo sa usapin ito? Pwede nyo pong i-comment sa ating comment section. Marami pong salamat.